Hey, what's up guys, and welcome back to my channel. Sa nakaraan ng ating video ay ating nalaman kung paano nakuha na laman ni Ruben ang mga karunungan at kaalaman para magamit niya sa kanyang misyon. Sa video natin ngayon ay ating alamin ang mga karugtong sa mga pangyayaring naganap sa kanyang pagsisimula ng misyon. At yan ang ating pag-uusapan ngayon dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Pero bago natin simulan ang ating pinto, mas maganda kung iyong mapapanood ang mga nakaraan nating mga video na nasa taas o di kaya'y pag-scroll down below sa ating description sa baba. Sa pagpapatuloy, makalipas ng isang taon doon sa Liti, sa edad na 13, ang batang si Ruben ay nagpatala sa ikaapat na baitang sa Surigao Central Elementary School, Surigao del Norte. Noong 1949, nag-enroll siya sa first year high school sa San Nicolas. Habang sa mga gabi, siya ay nag-aaral at natututo sa Ruben sa astral, na ang ibig sabihin ay OBE, o out of body experience, na kung saan ang proseso ng pag-aaral ay maaring madaling maunawaan na mga mambabasa. Ang tila hindi kapanipaniwala na proseso ng pribado o panloob na buhay ni Ruben na ito ay hindi masyadong naiintindihan ng hindi nakakaalam, dahil ito lamang ang mga eskima kung saan ang edukasyon ni Ruben kapwa sa physical at sa spiritual na maaring mapabilis. Lalo na sa Holy Scriptures and the Occult bilang paghahanda ng kanyang dakilang misyon. Sa pamamagitan ng mga diktasyon ng espiritual at mga pangitain, unti-unting natutunan ni Ruben ang hindi maaring matutunan ng sinuman sa napakaliit na panahon. Siyempre, walang imposible sa espiritual, sa tulong ng Panginoon. Ang mga nakapagpapagulo sa mga ordinaryong kaisipan o mga nag-iisip ay ang pagkakaroon ng presensya ni Ruben sa maraming mga lugar ng parehong oras. Kung saan na ang kapangyarihan ng omnipresence ay posible lamang para sa mga master ng karunungan, mga arhats, avatar, at hierophants. Tulad ng kaso ni Master Jesus na nasa Amerika, Egypt, India, at sa kanyang katutubong Judea ng sabay, na bukod sa pagiging monasteryo sa Essenian School malapit sa Mount Serval kung saan matatanaw ang itim na dagat.
ang bawat katawan niya ay may magkakaibang mukha, taas, marahil magkakaibang nasyonalidad na gumaganap ng isang misyon na tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam. Sa siyensya ng occult, ito ang inilalarawan natin sa kapangyarihan ng sabay na pagsasakatuparan sa pamamagitan ng nakapagtataka na kapangyarihan ng mantra o salita ng kapangyarihan na ibinigay sa tatanggap ng Diyos. Bukod dito, ang kapangyarihan ng pagbabago ng anyo ay nagpapakita din na nangangahulugang ang Master Arhat, Avatar o Hierophant ay maaring magbago ng kanyang pisikal na figura ayon sa kalooban. Sa iba't ibang lugar, mula sa batang pagkatao hanggang sa matanda tulad nito. Sa pagtanggap ng mga salita ng kapangyarihan, ang Master Missionary Ruben ay maaaring matupad kahit saan sa kalooban na malinaw na ipinaliwanag sa librong kung saan nagtagpo ang theosophy at siyensya. Maliwanag sa pamamagitan ng pagbigkas ng mantra o salita ng kapangyarihan, ang master ay halos lahat ay pwedeng magawa. Sa mga panahong ito ay maraming mga kalaman at karunungan si Ruben sa tulong ng mga espiritual. Sapat na kaya ito para may sakatuparan ang kanyang misyon? At yan ang ating alamin sa susunod nating mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you!